Maybe some of you are wondering, Doc, you're deeply linked to the Philippine Academy of Family Physicians. Then why is it that you're promoting herbal products? Lalo na po ngayon, puro doktor po. Kaya nga po, napaka-special po ng araw natin because sets of doctors will be talking in front of you regarding their products and of course, regarding our health. Now, sabi nga po nila, no, ano ba talaga yung significance why we need to take food supplements? Additional expenses lang po ba talaga ito o talagang kailangan natin? Yun yung topic natin eh. Una-una po, maganda po ba yung sinabi ni Dr. Ong about free radicals? Yes! Nakakatakot po ba? Yes! Nakakatakot po magkasakit? Yes! Tignan natin yung mga sakit. Okay. The reason why I'm talking in front of is because of this people. Look at this one. Whoa! It's even bigger than your head. It's a breast cancer. Okay? Grabe yun talaga, no? Why? Ito na yung dinado ng biro, pero think people, ganito po yan, you know? Just try to think, sa hospital ko, marami na kami nakitang ganyan. Sino po dito nakakita na ng cancer, tapos nga po kamay? Ganitong kalaking cancer. Okay, medyo nakaka-alarm po, ano? Nakatakot. Now, isipin nyo, dalawang tita ko, mother ko may cancer. Diagnosed with cancer yung mother ko last June. And she died because of gastric cancer. Itong matindi, when she was diagnosed, it was already stage 4. Ang laki ng tumor sa loob ng stomach niya. And after 9 days, she passed away. Sabi, Dok, hindi mo man lang nalaman, doktor, kasi specialista ka na yung nanay mo may cancer. People, wala akong manifestations. There were no signs or symptoms. Bigla na lang po siya nag-vomit ng blood and all of a sudden, she died. Okay? Now, kung dalawang tita ko, mother ko may cancer, malamang si Dr. Villanueva po merong why it is being transferred from one generation to another. Maliwanag po tayo doon. Ito pang magandang usapan. Lahat po tayo sa kwartong ito may genes ng cancer sa katawan natin. Yung iba parang nabigla to. Oho. Parang mas maganda po, tinan nyo yung katabi nyo. Tinan nyo. Nakahuli cancer na yung mga yan na po. No, sana naman po. Pero ang dami yung klase. Mukha lang, ano? Pero sabi nga po, ano? Nasaan ba ang cancer? Nasa genes natin. It is inside our genes. Yung pinag-usapan po kanina ni Dr. Ong. Maliwanag po tayo doon. Now, diretso po natin. Of course, our country is Alliance in Motion Global. Okay? And ang kapartner po natin is, of course, Nature's Way with our flagship product, C24/7. Alam po natin ang Nature's Way sa Pumaykita Springville, Utah, USA. Okay? And lahat po pwedeng gumamit. Now, the reason why I'm here is because of oxygen radical absorbance capacity. Kanina po nagbanggit si Dr. Ong about free radicals. Tama po tayo. Of course, before we deal with the oxygen radical absorbance capacity, pag-usapan muna natin ng tao. But before that, inalam po sa States ang banang upuha yung mga antioxidants. And they found out that we can derive it from fruits and vegetables. Maliwanag po. Now, ito po ang tao if we're going to analyze it from the smallest to the largest, or should I say, largest to smallest, pwede rin po. So, binanggit ni Dr. Ong kanina yung atoms. If we're going to combine the atoms, it will form molecules, and that will form cells, which will combine to form tissues, and marami po tayong organs. And group of organs will form 11 systems that will comprise one human organism. Maliwanag po tayo nun. Balik tayo natin ang usapan. Let's begin with humans, okay po? Ang gwapong tao nito. Pero kidding aside po, ano? Ang tao po, may labing isang systems. Tama po tayo. But we're only going to talk about the four most important systems na lagi pong naapektuhan. Of course, the first will be your circulatory system. Okay po tayo. Guys, what is the organ that pumps blood to our body? Heart. Ito po yun. And pag pinag-uusapan ng dugo, ito na po, pag-usapan natin. Ano ito? Blood ang pinag-uusapan natin, yes. And every time we talk about blood, we're also talking about what? Nutrients. Binanggit na rin po ni Dr. Ong kanina about nutrients, pero gandahan natin ang usapan. We have the carbohydrates, okay? We have the proteins, and we have the fats. Okay. Guys, where can we derive carbohydrates? Saan po ba natin nakukuha yan? Ang klaseng pagkain ang mga sources. Rice, what else? Noodles, okay, bread, cereals, soft drinks, sama mo na. Maliwanag po tayo doon. Aside from the carbohydrates, we have the proteins. Saan po ba nakukuha ang proteins? Meat products. Okay, pork, beef, okay. And when you talk about fats, taba ng baboy, taba ng baka, okay, mantika,
Sabi ko, pati nagmamantika, isama nyo na rin po, ano po. But again, the question is, do we need nutrients inside our body? Yes, definitely. Now, if that is the nutrient, if that is the systems, people, okay? At circulatory po pinag-uusapan, ito na po yung pangalawang system natin. Ang tawag po, respiratory system. Okay, ulitin po natin. Ano po tawag dito? Respiratory system. People, we all know that air will go inside your nose. It will go inside your lungs for what? Gas exchange. Magpapalit po yung oxygen at carbon dioxide po sa loob ng baga natin. Maliwanag po tayo doon. Now, the usual question is, Doc, do we really need oxygen? The answer is definitely yes. Why? Because if we're going to combine the nutrients and oxygen, it will form what? Energy. And people, all of our cells will be needing energy for it to survive. Maliwanag po tayo doon. Now, importante ang respiratory, balikan natin ang nutrients. We have the digestive system. What will happen? Food will be masticated or grinded inside your oral cavity. Okay? It will pass through the esophagus, then will enter your stomach. Ano po mangyayari? Liquefaction of food. Okay po? Ano isipin nun? Tutunawin natin ang pagkain before they will go inside your intestines. Why? Because in your intestines, maraming pong blood vessels sa wall po nila. So yung mga nutrients po will enter the blood vessels before they will circulate to your body. Maliwanag po tayo doon. Now, ang paborito pong system, ito po ang pag-usapan natin. The immune system. Guys, if we're going to analyze it over, people, lagi tayong mahiling magsalita na, ay na-immune ka. But at the back of our mind, alam ba talaga natin na yung sabihin ng na-immune ka? Okay? So ito yan, ano? Okay? So we have the organs here, and we have the immune system or the lymphatic system, at may mga organs po patawagin natin lymph nodes. Okay, if I may ask you, people, ano ba yung lymph nodes? Kulani. Na, papalatin dito. Sino po ngayon pala umatend ng AIM Global? Pwede mo makita mga kamay? Ngayon pala yung mga first time sa AIM Global. Yan. Madam, nakasalanin po, ano? Ang pag sinabi kong kulani, maganda o pangit? Pangit, ano? Ay, maganda. Ano ba talaga magulo? Magulo na pangit. Okay. Pero most of us think na ang kulani, pangit. Tama po. Now, pag-usapan natin, ano po ba talaga ang laman ng mga lymph nodes natin? That's a good example of your lymph nodes, people. Inside yung lymph nodes, marami na tayong white blood cells. So what will happen? Once the microorganism goes inside your lymph nodes, the white blood cells will kill the microorganisms. Maliwanag po tayo doon. So ulitin natin, maganda o pangit? Maganda, but it depends on the size of your lymph nodes. Why? Baka naman pumapakad doon. May nakakapakot dito. Kasi yung laki ng tenga ko, gumagalo pa. Pangit na ho yun. So you know, may sakit ka na. Maliwanag po tayo doon. That is what we call as lymph adenopathy. Maliwanag po tayo doon. So pagdating ito over people, maganda ang kulani. Tama ba tayo? Okay. Now, after the lymph nodes, okay? Ito lang nga po yung mga organs. Meron tayong mga tissues. At ito po yung pinag-uusapan nyo kanina kay Dr. Ong. Ang tawag po natin, cells. Approximately people. Okay? Sabi nga po nila, it is the smallest functional unit of the body. Smallest functional unit. Magmula buhok mo hanggang talang taka mo puro cells. And we have approximately, guys, 100 trillion cells in our body. Maliwanag po tayo doon. Now, lahat po ng cells sinulid ko po, kailangan ng nutrients, kailangan ng oxygen. And again, if this is your cells, okay, meron po siya nucleus and all, at pinagin ni Dr. Ong kanina, may DNA po tayo. Maliwanag po. Ipakita ko yung sinabi ni Dr. Ong kanina. This is your DNA. Anong sinabi niya? It is the one that carries your genetic material. Lahat ng gusto mo sa katawan mo, ang responsible DNA natin. Maliwanag po tayo doon. But aside from which, may isang magandang function ng DNA. And one of which is the so-called protein synthesis. Ano yung mga proteins? Yan ang pinag-uusapan eh, no? Okay, one good example of your protein, sabi nga po natin, will be your muscle. For movements, kailangan natin yan. Paghinga nyo, kailangan natin yan. Paggalaw ng intestines nyo, puro muscles po yan. Pangalawa po, may tinatawag po tayong part ng dugo natin, the hemoglobin. Ganito importante. It is the one that carries oxygen. Ladies, if and ever you will suffer from anemia, ano pwede mangyari? Mababang hemoglobin. Tama ba tayo doon? Pag mababang hemoglobin, mababang oxygen. Pag mababang oxygen, mababang energy. And what will happen to us? Easy fatigability. Maliwanag po tayo. Hindi siya maganda. Tama ba tayo doon? And
Ito ang magandang pag-usapan na binanggit na rin po kanina, the enzymes. Ipon, the function of the enzymes is for metabolism. Maliwanag po tayo. Ulitingnan po natin, anong function ng enzymes? Metabolism. It speeds up chemical reaction. Kailangan natin yun. At ang isang magandang protein na nanggagaling din po sa ating DNA is a so-called immunoglobulin. What are these? The antibodies. Ito po yan. Okay? People are asking me, Doc, maganda ba ang antibodies? The answer is definitely yes. Why? They will bind with antigens. They will bind with the microorganisms and they will help kill the microorganisms inside our body. Maliwanag po ba tayo doon? So the basic question is, Doc, ibig sabihin, kung magandang function ng cell natin, hindi tayo magkakasakit. Yes, supposedly. But now, tingnan natin itong sinabi kanina po, no? Again, what do we call this one, people? Free radicals. Ang daming binanggit about free radicals. And guys, ang papakita ko sa inyo yung visuals na binanggit po ni Dr. Ong kanina. Ilawalag po tayo. So, how can we get them, people? Unang-una po, as what was mentioned earlier, ano bang pwedeng gawin ng mga free radicals sa katawan natin? At gano'n ba sila kadami? As far as other scientists are concerned, sabi po nila, we have approximately 50 billion free radicals in the environment. Inside our body, inside our cells. And they can penetrate your cell and can damage your DNA, walang protein, and they can even damage your what? Your cell membrane. What will be the end product, people? Death to your cells. Maliwanag po tayo. Okay. Pagkita natin yung mga possible sources. At ang pwede mangyari. Hydrogen peroxide. Lipid. Hydroperoxide. Metal, smoking, skimia, ibig sabihin po nun, kulang po yung dali ng dugo. Anong pwede mangyari? Kung meron tayong mga antioxidants, we can suppress the so-called free radicals from, okay, damaging our body. Pero paano kung gano'ng, kung sobrang dami po? Anong mangyayari ngayon? It can damage your lipids, your proteins, your DNA. Tama ba tayo doon? Oops! Kung meron kang mga scavenger ng free radicals, protektado na naman tayo. But what if gano'ng karay pa rin yung mga free radicals? Ano nang pwede mangyari? It can damage your body and it can cause different kinds of diseases, cancer, and of course, aging. Maliwanag po tayo. Ano, ibig sabihin mo hindi tayo tatanda? Hindi ho. It will only delay aging process. Tama ba tayo doon? Okay. Masarap ba tumanda? Kalingin ko, ewan nyo. Edad pwede, mukha, wag. Tama ba tayo? Ngayon, eto yan eh. Where can we get them? Exposures of the sunlight at around 11 a.m. to 3 p.m. people, hindi ka na makakakuha ng vitamins. What you're going to get is what? Ultraviolet that can possibly cause cancer of the skin. What else do we have here? Radiation. What else we have here? Pollution. And of course, eto masarap pag-usapan sa lahat. Guys, okay? Ano bang ginagawa muna ng mga free radicals from the outside, especially if you're a smoker? It can penetrate the membrane. It will disrupt the membrane. It will cause a hole in your membrane that can lead to what? Cell death. Daka na to. Ba't tinuro natin ang mitochondria? Okay. Sabi po nila, ang mitochondria, magandang function. Tama o ba tayo doon? Anong function ng mitochondria? It will produce ATP or energy. Tama ba tayo? Ito ang problema. Kung meron po tayong free radical sa environment natin, meron din po tayong free radical sa loob ng cell. Why? As the mitochondria produces energy, at the same time, gumagawa rin sila ng sangkaterbang free radicals. Anong pwede niyang gawin? Sisirain naman ang membrane. Okay, ano pang gagawin niya? Pati po mga nerve cells natin, sisirain din niya. Guys, very damaging po ba ang free radicals po pag-iisipan natin mabuti? Yes, why? Balat ng membranes po natin, okay, pati po yung mga tinatawag ng lysosomes, pati na rin po yung mga DNA natin, pati po yung membrane ng cells natin, will be destroyed by the free radicals. Delikado ho, maliwanag po tayo doon. So isipin mabuti, nakakatakot ho ba ang free radicals ulit? Yes. Definitely guys, ito na po. Smoking. Pwede mo bang malaman sino po dito ang naninigarilyo? Tapos nga pang kamay. Uy, ang dami. Okay. Guys, ito pakinggan nyo mabuti yan. For those who are smokers, people, gagawin ko mo ng exaggerated ng story yan. Think first, guys,
that one free radical can kill one cell. Inuulit ko po, exaggerated po yun. Pero for the time being, isipin nyo, ang isang free radical, papatay na isang cell. Maliwanag po tayo. Now, sa mga nanginigilin mo dito, sino pong nakaisang kahan na sigarilyo sa araw? Tas nga po kamay. Ayun, may nagtaas. Okay, sir. Ikaw muna, outstanding member. No? Tayagin mo ito. Ito po, hindi na po biro. This is already scientifically proven. Sa isang stick ng sigarilyo, sir, gano'ng karami ang free radicals? Sir, we have approximately 1 million free radicals. So, ilang cells mo pwedeng mamatay per stick? 1 million. Isang kahakalan naman, no? So, ilang po yun? Let's think, sticks, magkano yun? 20 million. Sabi na, Doc, thanks 365 days, delegado mo tayo. Maliwanag ba tayo doon? Now, ba't ko pinakita ang bagat puso? Ito yung mga normal po, no? If you're a smoker, this can possibly happen to you. Sabi nga dito, smoking is cool, right? Pero kung isip niyo mabuti, guys, pag naninigarilyo ka, eto maging kulay ng baga mo. Itim na itim. Compared mo sa isang magandang baga, maliwanag ko tayo. Malamang sir, nagsisimula ka na maging ganito ang baga mo. Maliwanag ko tayo. Eto pa, pagkita po natin. Ano sinasabi niya? Quit smoking, people! Guys, I'm sure lahat po tayo dito, may kaibigan, may kamag-anak, naninigarilyo. Tama ba tayo doon? Ang dali kong sinasabi, para bang ginagawang manok, pinapauso ka kayo araw-araw. Ang tawag doon, second-hand smoker, maliwanag po tayo. Ang problema nun, guys, mas doble po yung pumapasok na free radical sa katawan natin. Why? Wala tayong filter. Maliwanag ba tayo doon? Ibig sabihin, kung sila magkakasakit, mas mabilis ka magkakasakit. Maliwanag ba tayo? Okay, ngayon, idiretso natin ang usapan. Sinabi na po ni Sir Jun kanina, if you will inhale, people, sinimput mo na yung free radicals ng katabi mo. Why? They're everywhere. Airborne, pagkain, kahit saan po, marami tayong free radicals. Are we clear with that one, guys? Ngayon, isipin niyo mabuti, no? Maybe you're wondering, no? Bacteria, detergent, sabi kanina, UV light, operation, smoking, stress, breathers, harmful smoke, food additives, lahat free radicals, yes. And what can possibly happen to us? Yan. May kakalala mo ba kayo mayroong cancer? Yes. Inatake sa puso? Yes. May sakit sa puso? Yes. May Parkinson's disease? Yes. Naninigarilyo? May diabetes? May inflammation? Uy! Tumatanda. Hindi may iwasan yan. At guys, it can even affect your immune system at pinapatigas niya ang mga arteries natin. People, kung iisip niyo mabuti, no? Itong pwedeng gawin sa atin ng free radicals. Maganda o pangit? Pangit. Gusto niyo mo ba magkaroon ito? Pangit. Siyempre, ayoko. Ngayon, ano kailangan natin? What do we need, guys? Antioxidants. Sabi-sabi po tayo, kailangan natin? Antioxidants! Where can we get them, people, in the first place? Fruits and vegetables. Pero ano ba kagandahang ginagawa ng antioxidants? Ito lang pag-usapan natin eh. The reason why we're here is because we would like to discuss the ways in order to prevent free radicals from damaging our body. Maliwanag po ba tayo? Pag-usapan ng antioxidants. Vitamins are a good example of antioxidants. Ano ginagawa po nila? They will prevent the free radicals from damaging your cell. Haharangan nila yung mga free radicals para hindi po makapasok sa loob ng membrane ng cells natin. Maliwanag po ba tayo doon? What else? Isipin nyo na para sila makapakman. Okay? Pag ito yung mga free radicals, ang gagawin nila, kakainin nila, kukunin nila, papatayin nila, sisirain nila. Maliwanag ba tayo doon? So kung isipin mo buti, maganda bang antioxidants? Yes. Yes! Guys, imagine, ito ang cell mo. Yung kalahate, maraming antioxidants, yung kalahate, wala. Anong pwede mangyari sa mga free radicals natin? Pumasok, walang taaway. Anong pinatay? Yung mga organelles ng cells natin, including your DNA. Magkakasakit ka ba pag ganon? Yes! Ito yung mga antioxidants. Okay? Anong ginawa niya? Hinarangan niya yung mga free radicals in order to preserve the organelles of the cell. Ibig sabihin po nun, napapagalan niya yung function ng cells natin at we can be able to prevent diseases from happening inside our body. Maliwanag ba tayo doon? Guys, eto ho yan eh. Sabi nga po kanina, no? Free radicals po na wala na isang electron. Pag siya po ay dumikit sa isang atom na matino, kukunin niya yung electron nun. At naging domino effect po yan. Kung yung mga atoms na yung people ang siyang nagpo-comprise ng cell membrane mo at sinisira ng free radicals, what will happen to your cell membrane? Masisira.
Pag nasira po yan, lahat ng contents ng cell natin mag-delete. Patay ang cells natin. So anong gagawin ng antioxidants? They will provide the necessary electrons for these free radicals in order for them not to harm our cells. Maliwanag po ba tayo doon? Ngayon, diretso natin. Ito po mga studies na po na ginawa po nila that antioxidants can prevent and treat many medical conditions like what? Cancer, aging, cardiovascular, inflammation, diabetes, and so on and so forth. Ang dami na po nagpatunay na pag gumamit po tayo ng mga antioxidants that we can derive from food supplements, napapaganda po yung katawan natin. Maliwanag po ba tayo doon? Pati mga sakit, napapaganda rin po natin yung mga condition. Maliwanag po tayo. Now, ano ba pwedeng mangyari? Tingnan natin kung importante sa katawan natin to. Antioxidants can cause what? Support kidney function. Maganda ba yan? Yes. Improve reproductive function. Yes. Support the immune system and improve defense power of the body. Yes. Maintain healthy vision. Okay? Improve quality of sleep. Reduce obesity. Improve nervous system. Maintain good dental hygiene. Have anti-aging effect and protect the liver. And of course, protection against digestive disorders and support respiratory system. Sa lahat ng sinabi ko guys, maganda ba yan para sa katawan natin? Yes! Maganda ba ang antioxidants? Yes! Yes, definitely guys! Itong requirements that we must be able to eat 5 servings of fruits and 5 servings of vegetables per day. Maliwanag ba tayo doon? Yes. If I may ask people, especially for the first timers, sino po dito kayo kumain ng 5 fruits and 5 vegetables per day? Nasa kamay? Patay, wala. Delikado pala. Okay, talaga yung iba nag-iisip yan. Dok, 5 prutas kaya ko yan. Kaya na kumain pa ako, 7 lansoy yung sobra dalawa. Nako, hindi yung ganun kalit ang usapan. Gano kalaki? Ang pinag-uusapan natin, medium-sized fruits and medium-sized vegetables. What will be a good example of it, people? 5 mansanas. Kaya yun. Yung gulay kaya. Mas bisan, dok, kumain ako kanina, chop suey, lagpas 10 ang laman. Hindi pwede yun. Ang pinag-uusapan, medium-sized. Kasi nakilang repolyo sa good example. 5 mansanas, 5 repolyo. Mahirap bang gawin yun? Mahirap bang kainin? Guys, ito pa. Pag pinag-uusapan ng antioxidants people, isipin nyo rin po, no? We are all living in the 3rd dirtiest city in the world. Baliwala ko ba tayo doon? At ito pa gusto ko malaman. Sa kwarto ito po, be honest ha, sino po sa inyong edad 30 years old and above na po? Tas nga po kamay. Yan. Ang ganda yan. Bakit? Narib na buhay niyo. Ay, bakit po? Proven guys, no? Proven na po. Pag tumungtong tayo ng 30, ang level po ng ating antioxidant sa katawan is fast going down. Now people, let's try to analyze everything. Delikado ba tayo, guys? Yes! Normal healthy red blood cells, pag pinasok ako ng free radicals, they may die. Now look at these people. Ewan ko lang kung dito matutuwa kayo. Kung ikinan ni Nigarilyo, isipin mo pwede mangyari sa'yo. Normal lungs. Ganda lang kulay, no? Pag nanigarilyo ka, eto lang ang magiging kulay ng baga mo. May bonus pa, sir. May tumor ka pa. Maliwanag ko tayo. That's not cancer. Second, ito na yung mga binanggit ni Dr. ang kanina. Guys, you're fond of drinking alcohol? Eto magandang atay. Kulay red. Ayun. May mga taba-taba ka na dyan. Okay. Guys, this is what? Hepatoma or liver carcinoma. Liver cancer. Okay? Next. Sabi kanina, mahilig ba kayo kumain ng mga pito? Okay, itong para sa'yo. Yan. Gastric cancer. Ito yung matinong stomach natin. And you will develop tumors, people. Okay. Kung mahilig ka naman kumain ng mga raw meat, raw fish, ano pwede mangyari? Ito naman para sa'yo. Intestinal cancer. Look how smooth yung lining po ng ating intestines. Pero pag nagkaroon ka ng tumor, ito mangyayari. Ito pang matindi. May ang hilig mo yung alcohol ulit. It can even damage your pancreas. May tumor ka, parang tosino na yung kulay. Ito, ang ganda, oh. Napaka, yung flesh talaga niya, ang ganda. Normal pancreas, people. And, pati kidney mo na rin. A normal good-looking kidney, the one with cancer on your left. Let's try to talk about your lymph nodes, people. Ang ganda ng mga lymph nodes natin, di ba? Pag pinasukan ka ng cancer, ito ang mangyayari. And, guys, alam ko masarap tumingin sa breast, tama. Kaya may damit yan, nakatago pala, ito yung tumor.
Okay? At feeling as a kipon, masarap po ba magkaroon ka ng ganito? Definitely not. That's breast cancer again for you people. Now, masarap po ba magkasakit? Masarap ba magkaroon ng cancer? Pero isipin nyo, are we prone to develop cancer? Yes. Are we exposed to free radicals? Yes. Do we have enough antioxidants inside the body? No. Oh. Guys, let's try to analyze everything. The reason why we're here is because we would like to inform you, okay, to enlighten you people. And para malaman talaga natin ang buong buo na tayo po yung nanganganib, tama ba tayo doon? Personally living in Metro Manila, hindi maganda. More than 30 years old po tayo, hindi maganda. We cannot eat 5 to 5 vegetables, lalong hindi maganda. Anong kailangan natin? We need something that will be able to what? Improve the level of antioxidants. Bakit po? Ang pinaka-function nga sabi po natin kanina is to prevent the free radicals from damaging ourselves. And people, pag pinag-uusapan po ang antioxidants, pag pinag-uusapan po ang food supplement, ito pong produkto natin, sobrang ganda po. Guys, para mas maganda, isigaw natin yung pangalan niya. Okay? People, ano pangalan ng produkto natin? C24/7! Natural Shooticals, guys. What will be the effect of C24/7? And what are the contents of our product? Guys, tingnan natin mabuti. Cellular protection. Why? Sabi nga po natin, it will immunity. It will prevent the free radicals from damaging your cells. Pangatlo, energizer. Bakit po? May mga enzymes po tayo dyan. Okay? May enhancement, may support, may nourishment with cardio protection. Guys, madalas po tayo na-atake sa puso for your information madaling araw. That's part of our 24 hours circadian rhythm. Baliwanag po tayo. Sa experience po sa ospital, kadalasan po madaling araw dumarating mga pasyente, heart attack. Ngayon, isipin niyo mabuti. Ang pangalan ng produkto C24/7, why? The objective is to protect your body 24 hours a day, 7 days a week. With, ito po, pag pinag-uusapan talaga ang produkto, ang lagi kong finofocus, cancer protection. Bakit po? Sa buhay ko ngayon, yan ang number one fear ko po. At kanina yung nakita niyo yung mga cancer, gusto niyo bang magkaroon ng cancer? Definitely. Ngayon, pag-usapan natin ang produkto natin. What are the contents? Inuulit ko po. It has 16,000 phytonutrients, but again, I would like to reiterate, ito pong 16,000 yung complete. Ang produkto po natin ngayon contains 22,000 phytonutrients. And when you talk about phytonutrients, let me try to clarify the issue, people, na pag sinabi yung phytonutrients, hindi lang yung laman ng prutas at gulay yung pinag-uusapan natin. Kasama ang balat, kasama ang roots, kasama ang trunk, kasama ang seeds, lahat kinuha mo. Kung iisipin mo mabuti, mas maganda ba yun para sa atin? Yes! What else? If you're drinking vitamins, people, if you're taking vitamins every day, ito na po yun. From vitamins A, B, C, D, E, K, B1 to B12, meron po tayo. Vitamin A and C are antioxidants. Ang function po po nila, re-epithelialization. What is the function? It will repair your skin. Ang vitamin B4 for the nerves. Ang vitamin D, ladies, you need that. Bakit po? For your bones. Okay? Ang vitamin E, antioxidants, at ang vitamin K po for blood clotting. So isipin nyo mabuti, lahat ng vitamins na yun, meron ang produkto natin. Maganda bang produkto natin? Yes! What else, guys? Ito pa mo. Okay? We have 12 whole fruit juice blends, guys. Ang dami po mga prutas na kailangan banggitin. Plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry. Isa mo na yung mga apricot, papaya, orange, grapes, and pineapple. People, madaming studies sa pang ginawa eh. Inalam po nila yung mga level ng antioxidants. And they found out, ito po yung matataas ang level ng mga prutas po na meron mga antioxidants. Nandun po yung cherry ulit, prunes, blueberry, cherry, strawberry, orange, grapes, plums. Ito pa, isang study po ulit, oxygen radical absorbance capacity. Again, kung isipin nyo, nandun na naman yung grapes, nandun na naman yung mga cherry, nandun na naman yung orange. Guys, lahat po yan, again, nasa produkto natin. Maliwanag ko ba yun? So, maganda ba ang produkto natin? Labing dalawang vegetables, people. Ang dami po nito, lahat po sila maganda. Okay? Pero dito ko, ito, ba't ko laging binabanggit ang garlic? Marami na pong study sa garlic, people. Kami yung mismo, nung kami nagdo-doktor, nung kami residente, no? Yan po ang studies namin. Bakit po? Napatunayan po namin ang garlic po talaga ang gandang antifungal. Maliwanag ko. Pero baka lang pag-uwi nyo, Dok, maganda pa yung antifungal. Ika, kasi pasok sa mukha ko. Hindi ho.
kukunin niyo po yung pinaka-juice, gagawa po tayo ng parang ointment or cream bago mo i-apply sa mukha. Maliwanag po tayo doon. Balagyan hindi lang po anti-fungal ang garlic, antioxidant, anti-cancer, anti-hypertensive, anti-bacteria. Maliwanag po tayo. But again, we have 12 vegetables. So maganda bang produkto? Yes! What else? Okay? Ito po. Oops, by the way, no? Ito po, 12-12, but if you're going to analyze it over, ang requirement po kanina, 5 fruits, 5 vegetables. So kung isipin nyo mabuti, lumalagpas na ba tayo? Yes! May 18 amino acids ka. Ang dalitan doon, ano bang function talaga ng amino acids? They're the building blocks of proteins. And every time you mention proteins, people, binanggit ko na yung iba kanina, muscle for movements. Hemoglobin, it carries oxygen for energy production. Enzymes for metabolism. It speeds up chemical reaction. And when you talk about immunoglobulin, antibodies, tumutulong din sila para patayin ang mikrobyo. And again, people, meron ho tayo niyan. So if someone will ask us, people, maganda bang produkto natin? Yes! Definitely. Can we prevent free radicals from damaging our body? Yes! Can we be able to improve our metabolism? Yes! Dagdagan ba tayo ng produkto? Yes! Definitely. What else? Dagdagan pa natin. We have 14 super green food and spirulina blend. When I've tried to read on spirulina, sabi nga po, it's a blue-green algae. Sobrang taas po ng level ng antioxidants. But again, sa produkto mo natin, meron po tayong 13 green plants. If you're going to recall yung pinag-aaralan natin ng high school sa kanang college po tayo, even elementary, ang kulay po nila green, tama ba tayo doon? And we all know that the one that gives the green coloring pigment to the plants are the so-called chlorophyll. People, I read on chlorophyll and bumili po talaga ako. Bakit to? Sobrang taas po ng level ng antioxidants ng chlorophyll na meron po sa produkto natin. Maliwanag ko ba tayo doon? What else? Ito pa ho. Labing dalawang mushrooms. Guys, names pa lang po nito, you will never forget why. Cordyceps reishi, shiitake, hiritake, meitake, yung bushitake. Okay? Ito po mga to, no? Isa mo na himimat shiitake, kawaretake. Guys, ang unang mga sumikat dito is Galoderma reishi and even agaric root. Ang ginawa po nila ay sinama sa mga kape. At yung mga kape ngayon, people, ano po nangyari? Sumikat to. It became a million-dollar business. Why? Because they have proven kung gano'n po kaganda ang reishi sa kang agaric root. Wala po tayong quarrel pag pinag-usapan kung talagang maganda sila. Sobrang ganda po. But again, if you're going to analyze it over, dalawa para sa atin bitin. Ang ginawa po sa produkto natin, we have 12 mushrooms. At kung pag-iisipan, kung babasahin mabuti, each containing high levels of antioxidant and anti-cancer properties. So ang sinasabi ko nga lagi, mas maganda ba ang produkto natin? Yes! So what else? Ito po ho. 12 digestive enzymes. Ulitin natin. Ano po ang function ng enzymes? It speeds up chemical reaction. One word, metabolism. Guys, marami bang enzymes sa produkto natin? We have 12. Inside our mouth, if we're going to analyze it over people, meron tayong tinatawag na salivary amylase. What is the function? Digest carbohydrates inside your mouth. Kung tawagin po natin starch. Okay? Pangalawa, punta po tayo ng stomach. May protease po tayo. What is the function? Digest the proteins. At yung pangatlo po, may tinatawag tayong lipase. Anong function po? Digest the fats. Isipin nyo, tatlong magandang enzymes. Dagdagan mo pa niya. We have 12 enzymes found in our product. And people, alam mo naman ang function nito. It speeds up chemical reaction for metabolism. So maganda ba ang produkto natin? Yes. What else? Ito po. We have, ito maganda pag-usapan, 12 herbs and specialty nutrients and 10 essential fatty acids. Sabi na ito, essential fatty acids, di ba taba? Di ba medyo hindi maganda? Ang pinag-uusapan, essential fatty acids. People, look at this one. Alaman po ng produkto natin, omega-3. And it can be obtained from diet. It is also found in our product. Ang mga omega-3 po, it is said to be a long-chain polyunsaturated fatty acid. Kung tawagin po, yan yung mga gandang klase ng taba. Why? Because the function of which is to lower blood cholesterol. Maliwanag ko ba tayo? Now what else? Ladies, if you're suffering from dysmenorrhea, like yung sinasabi, you take flaxseed. You take a product. Ano bang function talaga ng flaxseed? Look at this. Ang flaxseed po, merong ALA. What is ALA? Sabi-sabi tayo. Alpha-linoleic acid. Again, it's an essential omega-3 fatty acids. Ano function? It will inhibit production of cytokines and lipid mediators derived from arachidonic acid. Ano ito? Parang high-tech yata. Okay.
Simplihan natin. Cytokines. Pakulad nga po? Cytokine. Anong function? Sila po yung nagpo-produce ng inflammatory cells ng katawan natin. Pag may inflammation po tayo, especially ladies, if you're suffering from menstruation or dysmenorrhea, ano nangyayari? Masakit during menstruation. Maliwanag po. Ang gagawin po ng produkto natin, people, kukontrahin niya to. Pag kinontra niya to, walang inflammation. Pag walang inflammation, ladies, ano nangyayari? Nawawala ang pain during menstruation. So ladies, ano pa meron? May mga ligands po tayo. It exhibits an antioxidant, anti-mitotic, anti-cancer, and anti-fungal. So, ibig sabihin po, pati yung flaxseed may anti-cancer properties. Maliwanag pa rin ba tayo doon? May sunflower seed pa, it contains vitamins and minerals. So, people, isipin nyo mabuti. Sa lahat ng sinabi ho natin magmula kanina, sa lahat ng laman ng C24/7, maganda ba ang produkto natin? Yes! Guys, sobrang ganda ang lahat kong sinasabi. Pero tandaan nyo po mabuti, ito po yung laman ng complete. Ano ba ito? Ang ganda rin ito, kung yan yung complete, yes. Eh, anong ginawa natin? Dinagdagan pa ho natin yung complete ng siyam na magandang ingredients. And people, ito ho yun. Think. Take the product. It contains cysteine hydrochloride. Anong gagawin niya? It will stimulate your liver to produce glutathione. Sino first-timer po sa harapan, if I may ask? Okay? May first-timer po ba? Madam? Pag sinabing guluta, anong naiisip ko kagad? Kaputi yan, no? Pagandahan kagad din, no? Pero ma'am, ang mga guluta tayo po talaga, ma'am, antioxidants. Pumuputi ka na, may anti-aging ka pa. Pangalawa, quercetin. Sa pula ko, ha? Flavonoids. Pakiulit nga po, ang tawag dito? Flavonoids. Ano ko yun? May anti-inflammatory, may anti-aging. Pangatlo, concentrated grape skin extract. Guys, it contains polyphenols. Pampahaba ng buhay yan. Siya nga po pala, no? Sa mga readings po na nabasa po namin, sa mga readings po namin, people, napatunayan po namin sa grapes po talaga, yung kanyang polyphenols, wala talaga halos sa laman. Nasaan po? Nasa balat po, at nasa mga buto po, nasa seeds. And people, yung po ang kinuha sa produkto natin. Meron pa tayong green tea. It contains 95% epigallio catechin gallic polyphenols. Pakiulit nga po? Patay. Balitin natin ha. Isa-isa ito. Epigallio. Catechin. Gallic. Polyphenols. Ulitin natin ang malakas. Epigallio. Catechin. Gallic. Polyphenols. Pampahabal ng buhay. People, isipin mabuti. Ang may lumino mga Chinese, tama ba tayo doon? Okay. In all honesty, parang ginagawa nilang tubig yan. But again, people, don't worry why. At tipingin yun ng mga Chinese part na rin ng produkto natin. With coenzyme Q10, anong pinaka-function po nito, people? Now being regarded as the vitamins to your heart, why? They also lower blood cholesterol. Now, isipin nyo mabuti. Sa limang binanggit ko po, mas gumanda ba yung produkto natin? Yes! Sinamahan pa ng apat na longevity polyphenols. Anong function? Pampahaba po ito ng buhay. Simple lang ho ang tanungan dito eh. Sino ba dito ang gustong humaba ang buhay? Taas ang kamay! Oo naman. Masarap po yan. Guys, eto po yung ibibitin ko kayo. Bakit po? Ang magsasalita po ito mamaya, okay po, is our El Presidente. Okay? Because this is another product called as Restore Life. But again, think it over. Siyam na magandang ingredients sinama sa produkto natin, mas gumanda pa ang produkto natin. Yes! Guys, palapakan nyo muna ang C24/7. Okay? It was able to make use of three types of technology. The first is nanotechnology. Sabi na, Doc, nano. Parang ginagamit na yan ngayon sa pagdating po sa chemistry, pagdating po sa field ng medicine, sa mga gamot. Yes. When you talk about nanotechnology, it means minute particles. People ang pinag-usapan ngayon na atoms. Pag sinabing nano, mas maliit pa doon. Anong isabihin? Sa sobrang kaliitan po nila, they can easily penetrate the membranes of your cell. And they can prevent the free radicals from damaging your DNA. Maliwanag ba tayo? Yes. Pangalawa, Cyanotech, derived from the word synergism. Guys, ang ibig sabihin pala niyan, nagtutulong-tulong yung iba't ibang klase ng produkto. Maliwanag po tayo? Isipin mo buti, marami bang laman ng C24/7? Yes. Iba't iba ba ang laman ng C24/7? Yes. Sabi na daw, hindi ba parang confusing, di ba? Pag iba't iba, nag-aaway-aaway.
Guys, ganito kagaling po ang mga scientists, ang mga herbalists, at mga doktor ng Nature's Way. Why? Ang dami yung produkto na pinagsama-sama ho nila. Pero pag pinagsama-sama pala, ang ginagawa nila, tinutulungan yung bawat isa para gumanda yung function. At yung pong ginamit sa produkto natin. With phytoalkatec. What is the meaning of phytoalkatec? Well, it was derived from the word alkaline. Lagi akong tinatanong yun, Doc, anong significance ng alkaline? Okay. If you're going to ask people, no? If you're going to think, ano ba talaga ang laman ng sigmura natin? Ano ba ang function ng laman na yun? It contains acid. Tama ba tayo doon? Okay. Gastric acid, hydrochloric acid. It was proven. If you're going to take phytonutrients, pagpasok po ng phytonutrients inside your stomach, because of the acid, mababa yung level ng phytonutrients. Sayang yung produktong iniinom natin. Tama ba tayo doon? Guys, anong ginawa po nila? Pinalitan na po yung acid. Ginawang alkaline base yung produktong C24/7. Ngayon, paano nangyari yun? A good example, guys. Ang complete may vitamin C. Maliwanag ko tayo. Sabi-sabi tayo. Ang tawag dito, ascorbic acid. Maliwanag ko. Wala na ko tayong ascorbic acid. Sabi nito, wala nang vitamin C. Meron pa rin po. But now in alkaline preparation, ang tawag po dito is sodium ascorbate. Now, anong significance? Since it is already alkaline base, if you will take the product C24/7, as it enters your stomach, it will try to neutralize the acid inside the stomach. Nakukultra mo yung acid. Anong mangyayari? Mas maraming phytonutrients po ang papasok saan? Loob ng sikmura. At sa loob ng intestines. Anong significance? Pag mas maraming phytonutrients po ang nasa loob ng intestines, ma-absorb na katawan yan. It will enter your blood and they will enter your cells. Mas maganda ho ang produkto natin. Yes. With these three technologies, mas lalo bang gumandang C24/7? Yes. What else? Guys, balat pa lang ng produkto natin, vegetable na po. Anong maganda? Pati po bowel movements po natin, gumaganda. Siya nga pala, no? Ito, kailangan itanong eh. Nakayong na ba kayo ng paracetamol? In all honesty, yung tableta ng paracetamol, malambot o matigas? Yes. Hindi lang ang paracetamol, pati pa ibang produkto po natin na meron po sa market. Okay, the synthetic products. Why? They contain 30-40% excipients. What are these excipients, people? When you talk about gamma arabic, yun yung pinaka-covering kaya matigas. When you talk about the fillers, as the word implies, pandagdag kaya lumalaki. And when you talk about the binders, kaya sila nang didikit-dikit, nagkukumpul-kumpul. That's because of the binders. And guys, again, think, 40% excipients. Na Dok, ibig mong sabihin, 40% para lang dinaya, parang starch. Maliwanag ko tayo doon. Guys, with C24/7, walang excipients. Sabi nga po, what you see is definitely what you get. Maliwanag ko rin ba tayo? So maganda bang produkto natin? Yes. Guys, ito pa sa magandang usapan. Tingnan mabuti yan. Pwede ba natin itaas ang mga daliri natin? Lahat po tayo. Okay, wala example po. Now, may procedure po kung tawagin endoscopy. Ulitin po natin tawag dito? Endoscopy. Sa dulo po ng endoscope, may camera. Saan po nakakabit yan? TV or monitor. Saan po pinapasok? Either you're going to insert it inside your mouth or inside your nose. Maliwanag po. But usually inside the mouth. Saan magtatapos yan? Stomach. Why? They have compared their product with the three leading multivitamins. And what have they proven, people? In a matter of 15 minutes, tunaw kagad ang produkto natin. Pagkatunaw na pagkatunaw, pasok na intestines, mas marami pong na-absorb na C24/7. But with the other products, people, ano nangyari po? Inabot po tayo isang oras at kalahati dalawang oras bago po natunaw. And look why they need to explain. Guys, some of us inside this room may be suffering from dumping syndrome. Again, ulitin natin tawag dito. Dumping syndrome. Ang tanong, ano ang dumping syndrome? Guys, sobrang bilis gumalaw ng bituka. Yung absorption ng product, hindi na halos makuha. So isipin nyo, no? If you're suffering from dumping syndrome, and you have taken a tablet na dalawang oras bago matunaw, ano kaya ang pwede mangyari at biglaang kumain? Baka wala pang 20 minutes, takbuhan ng banyo, bakit? Defecation. And you might be surprised why. Baka pagtingin mo sa feces mo, kasama produkto mo. Maliwanag ba tayo nun? Anong isipin nun? Sayang ho yung produktong ininom natin. Mura nga, iba naman na nakinabang. But think, even if you're suffering from dumping syndrome,
With our product C24/7, guys, in less than 20 minutes, natunaw na absorb ng katawan natin yung pong component ng produktong C24/7. So ang tanong ko, maganda bang C24/7? Yes! Guys, with C24/7, can we prevent diseases from happening inside our body? Yes! With C24/7, can we improve the immune system? Yes! With C24/7, can we improve the immune system? And of course, pati na rin po metabolism? Yes! Guys, can we prevent cancer from happening inside our body? Yes! C24/7? Yes! Kaya gamit ba tayo niyan? Yes! Parang natin ang C24/7? Wow!